Magandang araw po mga nataging, tayo po ay nagpapatuloy sa ating programa, ang Source of Strength. Isang programa na dinisenyo ng ating lokal na pamahalaan para po sa ating mga agigenyo. Muli, sa pagkakataon na ito, samahan niyo po ako na pag-aralan ang salita ng Panginoon na maging pakinabang sa atin, lalo na sa panahon ito. Ang isa daw po sa magandang idinulot ng pandemyang ito, yung mga lockdown na yan, ay yung nagkaroon po ng pagkakataon na ang bawat pamilya ay magkasama-sama. Sa isang banda, ito po yung bagay na dapat natin pasalamatan sapagkat totoo naman, ano po, nagkaroon ng panahon ang magulang sa anak at ang mga anak sa magulang. Pag-aralan po natin ang salita ng ating Panginoon. Nais kong basahin sa inyo ang aklat ng Galacia 6. Simulan ko po sa kabanatang 2 hanggang 5. Sabi po rito ay ganito, magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin at sa ganitong paraan matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Kung may nagpapalagay sa kanyang sarili na siya'y mahalaga, gayong hindi naman, dinadaya niya ang kanyang sarili. Suriin ang bawat isa ang kanyang sarili kung mabuti ang kanyang ginagawa. Magalak siya at huwag nang ihambing iyon sa ginawa ng iba. Sapagkat dapat nadalhin ng bawat isa ang kanyang sariling pasanin. Diyos po ang magpapala ng kanyang mga salita. Sa pagkakataon na ito, alam niyo po, gusto ko ilagay sa kontekstong pamilya. Ano po? Hindi lamang yung pamilya natin sa simbahan, kundi yung sarili nating pamilya. We are responsible to and for. Ano ibig sabihin? Tayo po ay we are responsible to others and for ourselves. Kailangan maging matatag po tayo habang kasi po tumatatag ang ating pananampalataya. Alam niyo po ang binubungan nito, lalo namang lumalalim yung pagkakilala natin sa ating Panginoon at lumalalim maging yung ating relasyon sa Kanya. Yan po ang bunga o binubunga ng lubos at pagtitiwala natin sa Panginoon. At yan ang talagang kailangan ng bawat pamilya, hindi lamang ng bawat isa. Sa verse 2, sabi po dito, help each other with your troubles. Kapag ginawa po natin ito, tunay nga na nasusunod natin yung law of Christ. Natutupad po natin ito. Yung sinabi po rito sa verse 2, ano nga sabi, basahin ko ulit, magtulungan kayo at magdala ng pasanin at sa ganitong paraan matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Kaya dapat po, no, kung merong mang unang dapat tulungan na sino man sa atin, siyempre yung kanyang pamilya. Dapat nagtutulungan po yung pamilya, yung magulang sa anak at anak sa magulang. Sa verse 3, ganito po ang pagkakasabi, may nagpapalagay sa kanyang sarili na siya'y mahalaga, gayong hindi naman. Dinadaya niya ang kanyang sarili. So, kailangan po kasi dito, makita natin yung pagpapakumbaba natin. Be humble. Kung tayo ay naki-Kristo na, ang totoo, sa totoo lang, yung pride po, doesn't exist. Hindi na po dapat umiiral yan, hindi na po dapat nakikita yan sa ating buhay dahil tayo nagtiwala na sa ating Panginoon. Sa verse 4, suriin ang bawat isa ang kanyang sarili kung mabuti ang kanyang ginagawa. Magalak siya at huwag iambing iyon sa ginawa ng iba. Alam niyo po yung pagkukumpara, yung comparison. Actually, comparison is the thief of joy. So, kinukuha niya yung kagalakan. Paano kung yung kagalakan na lang ang meron ka? Tapos, mahilig ka pa magkumpara. So,
mawawala pa yung galak na yun. Kaya huwag daw po tayong mapagkumpara na ha, gawin natin kung ano yung nararapat, gawin natin kung ano yung tama. Kung sa wari mo, tama yung ginagawa mo. So, gawin natin ito na punong-puno ng pagpapakumbaba. Sabi po sa verse 5, sapagkat dapat dalhin ng bawat isa ang kanyang sariling pasanin. Gusto ko ito. Aha. For each one should carry their own load. So, yung responsibilidad, ano? Meron tayong responsibilidad sa pamilya natin. No? Meron tayong tungkulin para sa kanila. At ginagawa din natin ito para na rin sa ating mga sarili. So, our responsible to others and for ourselves. Napakaganda po ng mensaheng ito, mga minamahal. Tibayan lang po natin, maging matatag po tayo. Lubusan lang tayo magtiwala sa Panginoon. Ako, at mga minamahal, unahin po natin ang sarili nating bakuran. Bigyan natin ng pagpapahalaga ang ating pamilya at magpakita tayo ng pagpapakumbaba. Magpakita tayo na kung ano'y nararapat na dapat nating ipadama sa pamilya. So, kaya pagpasalamat natin sa Panginoon na bigyan niya tayo ng mahabang oras, mahabang araw, panahon na magkasama-sama. Kaya ito po ay ipagpasalamat natin sa Panginoon. Hanggang dito na lamang po muna ang ating tinatalakay. At muli, sumayin niyo ang pagpapala ng ating Panginoon mula sa mga salitang ito na ating binasa. Manalangin po tayo. O mabaging Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo, nagpapasalamat sa iyo. Ikaw ang nagpapatatag ng aming pananampalataya, ng aming buong pamilya. Maraming salamat, tinuturoan mo kami na bigyan ng halaga ang pagtulong, ang pagpamahal sa aming mga pamilya. Ama, patawarin mo kami kung sa mga pagkakataon, nandun pa rin yung aming pride, nandun pa rin yung aming pagkukumpara sa mga ginagawa namin. At kumisan, nalilimutan namin, Panginoon, na sa nangyayari ito, kami man din ay nagkakamali, nagkakasala. Patawarin mo kami, dalangin ko po, hubugin mo ang aming pamilya na lubusang makita ang pagtutulungan. Maraming salamat po, pagpalaan mo po ang bawat isa na sumusubaybay ng programang ito. Basbasan mo din ang pagpalain ng Bayang Taguig, Panginoon, sa pangunguna ng aming buting Mayor Lino Cayetano, kasama ng kanyang buong pamilya, ang aming Vice Mayor Ading Cruz, gayon din ang aming mga konsehal mula sa una at kalawang distrito. Pagpalain mo po sila. Pagpalain mo rin ang tuloy-tuloy na programa ng aming Congressman Alan Peter Cayetano, kaisa ni Congresswoman Lani Cayetano na lumilibot po sa iba-ibang lugar upang magdala ng tulong, Panginoon. Salamat po sa buhay nila at patuloy nyo silang gamitin para sa bayan ito. Ang bayang Pilipinas ay bayan mo rin, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.